At ito nga, Train of Century, yan po. Login lang tayo ha. At ang cute nga po ng animation dito sa likod. So ito na guys, dumating na yung train. So pwede na nating i-claim, no? Huwag natin balikan yung mga iniwan na natin na station. Yan, nakahugot pa nga. Yo! What's up guys? Usapang play and earn games na naman tayo. At sa video to, titignan naman natin itong Train of Century. So isa nga po itong locomotive management game na dito nga sa Wax Blockchain. So in short guys, isa po itong Train Tycoon na game. And very timely nga po itong pag-feature natin kasi po bukas na po, April 30, 4 PM UTC, ay magda-drop po sila ng another pack. Ito ang mga version 1 ng mix pack nila. Meron dito iba-ibang klase mga rarity ng mga NFT. Pero kompleto na po ito sa mga NFTs na kailangan natin para makapag-start dito sa game. And meron nga din po tayong mga pack na yan. So mag-a-unpack po tayo sa video na to. At may migay din tayo ng isang pack. At magpapag-giveaway din tayo ng isang modern mix pack. So make sure guys na join kayo sa Discord nitong Train of Century. Join po kayo sa Discord naman natin. Yung mga link na yan nasa description sa baba. At paki-comment down below. Ito namang giveaway code na lalabas nga somewhere dito sa video na to. At ipaparaffle ko po ito sa upcoming live naman natin. So sabi ko sa inyo, isa po itong Train Tycoon, no? At parang nga pong board game at medyo malawak nga po ang mga detalye na kailangan natin tignan about naman dito sa game na to guys. So pinakamaganda siguro ay ipakita mismo sa inyo yung gameplay at doon natin i-explore itong game para malaman natin kung paano ba to laruin, kung paano ba pumasok, ano mga NFTs na kailangan natin at syempre ano ba yung mga earnings na meron dito. Pero bago tayo mag-upisa, huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi naman kayong updated sa usapang play and earn. Arbor Potato Boshibs, watch out! Hehe. Watch out kay CJ Paldog sa OK Bears. Watch out po kay Sabrin, welcome back. Pati kay Crypto Tiny, sana all nagbabalik. Train of the Century. Yan nga po yung titignan natin ngayon guys. So nakalagay dito guys, Rule the Rails, a video game powered by Wax Blockchain nga ito. So in short guys, ay magbabanage naman tayo ng locomotive business. So Train Tycoon po ang dating dito. Kaso may tweak kasi po ito po ay time travel din na game. So ibig sabihin, ay doon naman sa next version nila ng game. Ito po kasing lalaroin natin isa ngayon guys ay version 1 pa po. So sa mga upcoming update naman nila ay maglalabas sila ng pinaka time travel na itong game. So pwede mag time travel itong mga train natin papunta naman sa ibang mga panahon, di ba? Para makapag-deliver ng iba-ibang mga commodity, makapag-deliver ng iba-ibang mga resources sa iba-ibang mga train station. So kakaiba nga po yung concept nito. Pero bago natin puntahan yung mga ibang information about dito sa game, yung ilan sa mga white paper, ay puntahan na agad natin itong pag-unpack natin para malaro na agad natin yung game para mapakita naman natin step by step kung paano ba pumasok dito sa game. So habang ina-unpack ito guys, ay discuss ko na rin po yun. Ito naman mga laman na makukuha natin. So unahin natin guys dito naman sa Modern Mix Max Pack. So ano kayo makukuha natin? Pag clinic natin to, sana maganda-ganda yung mga rarity na makuha natin dito sa unang pack pa lang. So yan guys, meron silang reveal video dito at medyo makit nga din yung dating. You know? Train of Century yan po nakalagay. So skip lang natin to guys at para nga mapunta na agad tayo doon naman sa pag-unpack natin. So ito na yung mga NFT na nakuha natin doon naman sa unang pack. So una guys, sa tingin ko ay parang rare or common lang yung unang card natin. Ito nga yung locomotive. In short, ito naman yung train natin. So unang number guys na makikita natin dito sa taas, yan po yung distance, you know? Kung gaano kalayo ang pwedeng ma-travel nitong mga train na to. Kasi po yung mga train stations natin guys, meron po yung mga distance, you know? So mas malayo, syempre mas maganda sana. Kaso dito 3 lang po ang distance niya. Next naman natin dito naman sa bandang gitna ay ito naman yung kung anong fuel ang ginagamit. Kasi meron po kasi dito ang diesel at meron din coal ang ginagamit. So yung makalumang train po yun. So dito po nakalagay, ibig sabihin yan, diesel po yan. Andun po yan sa white paper lahat ng mga icons, you know? Dito naman sa baba, itong 3 na to based dito sa guide natin guys, yan naman yung hauling power, you know? Ibig sabihin kung gaano kabigat yung pwede nating hatakin. Dito naman sa next number, itong 4 based naman dito sa guide guys, yan naman yung locomotive speed, you know? Number 4 nga sa atin. Next naman natin itong parang gear na to at yan naman po yung conductor level. So ibig sabihin ng conductor level guys ay kung anong level ang conductor na pwede nating isakay dito. Ibig sabihin mas mataas yung level ng conductor. Kunwari dalawang gear yung conductor, pwede siya makasakay dito kasi 1 lang naman to eh. Pero pag ito guys naging 3 or naging 2 tapos yung conductor natin is 1 lang yung gear niya, hindi siya pwede mag-operate nitong train. So yan po yung mga numbers dito sa unang card natin. Ito nga po yung locomotive at syempre yung pangalan ng train natin pati po yung build nandito. So next lang po tayo guys. Next naman natin ito namang commodity. So itong commodity guys ay yan naman yung mga materials na pwede nating hilain o pwede nating dalhin sa ibang mga train station. Yan po yung ibebenta natin. So una naman yung icon sa taas yung titignan natin, yan naman yung commodity
type. So meron nga po iba ibang icon para naman sa iba-ibang mga car or kung saan natin ilalagay naman itong mga commodities. So yan po yung unang icon. Next naman natin guys dito sa baba, 50. Yan naman yung volume niya. Ibig sabihin kung gaano ka raming space ang mako-consume niya doon naman sa loob ng car. Next naman natin guys, ito namang 22 yung weight naman ng commodity na yan. So mas maganda ay konti yung volume, 'di ba? Para marami tayong malagay, mas maganda din. So meron din tayong iba-ibang rarity depende nga dito sa kulay ng nakapaligid sa card. At para sa mga kulay na yan ay dito po sa white paper nakalagay po lahat ng mga information or dito sa train wiki naman nila na page. So wood chips tong card na to. Next naman natin na card, ano kayong makukuha natin? Another commodity guys, but this time nakalagay po dito sa taas, iba naman yung pinaka-icon niya. So naging water drop guys. So ibig sabihin nito, liquid po ito na commodity. At yung volume nga niya or yung space na kinakain ng commodity na to is 25. Tapos yung weight niya is 15. So I think mas maganda tong commodity na to, no? So yan naman yung mga information about dito sa commodity. Next naman natin na card, ito namang conductor natin. So makikita nyo dito guys, ay sa gear muna tayo, no? Sabi ko nga kanina, depende sa train or sa locomotive na i-operate naman itong conductor, mas mataas yung level niya or kapantay, pwede nang i-operate nyo. Pero hindi niya po pwedeng i-operate yung locomotive na mas mataas sa kanya ng gear or itong level. So level 2 siya guys kasi dalawa yung gear na nandito na ikita natin. Dito naman sa upper left, meron siyang parang icon dito pero patay nga yung ilaw, you know? Hindi kagaya nitong iba na nakailaw. So ito namang ilaw dito sa taas guys, yan naman yung portal pass. So yung portal pass na yan, ayan naman yung ability niya na pwede nating i-activate para nga ay mapasok natin or ma-activate naman natin yung century travel or time travel capability nitong game. Pero wala pa po yan sa ngayon, pero ito po yung ilan sa mga pwede nating gawin dito, you know? Mag time travel nga or mag century travel or pwede tayong lumipat ng century, di ba? So pag nakailaw yan guys, ibig sabihin ay naka-activate naman yung portal pass niyan. Next naman natin dito sa gitna guys, yan naman yung conductor perk. Ibig sabihin niyan guys, yan naman yung bonus na meron dito sa card na to or dito sa conductor na to. Iba-ibang icon dito guys, iba-iba yung pwede niyang ibigay na bonus, you know? So ito naman yung mga ilang conductor perks nakalagay dito naman sa kanan. So ang nakuha natin ay speed perks, you know? Yung train nga natin guys ay mas mabilis tumakbo pag meron tayong perks na yan. Tapos balik tayo dito, number 5 naman, yan naman yung perk boost. Ibig sabihin, yan po yung i-add niya sa speed mo. So number 5 yung nakalagay dito, tapos meron tayong bonus na speed nga na number 5. So mas rare yung card mo, mas gaganda nga yung mga bonus. Yung iba guys ay dalawa yung bonus, yung iba naman ay konti yung gear. So randomize po itong mga card na to, no? Pero meron nga siyang mga rarity din. So next naman natin guys, ito namang rail car natin. Ito namang unang dalawang icon na andito. So nakalagay dito sa icon niya kung titignan natin ay aggregate siguro to. Pero andito po yan sa train wiki nila guys, sa mga guide naman about naman dito sa mga icon na to. So same commodity lang ang pwede nating or same icon lang ang pwede nating maisakay dito sa rail car na to. So meron dalawang commodity dito guys. Itong isa naman ay ore naman. So pwede tayong magsakay ng ore. Pwede rin naman tayong magsakay nitong aggregate nila na commodity or yung mga materials nga. So balik ulit tayo dito naman sa stats ng card. Meron tayo dito itong number 100. Yan naman yung capacity ng rail na yan or ng storage nga na yan. So kagaya nga ng nakalagay dito guys, itong volume. So ibig sabihin kung meron tayo nitong commodity na to ay pwede tayong magsakay ng 10 kasi po 100 po ang nakalagay dito eh. So kung 50 yung volume naman, dalawa lang yung maisasakay natin. So depende sa volume yung dami ng maisasakay natin dito guys. Tapos next naman natin guys, ito namang M na nasa baba at yan naman yung rail car size. So M ibig sabihin medium to eh, no, na rail car. So yun po yung mga information na dapat nating malaman about naman dito sa rail car. Next naman natin na card, so commodity ulit yung nakuha natin, mga apples nga guys. So dito sa taas na nakalagay na icon ay perishable naman siya at meron nga siyang volume na 10 at weight nga na 10. At yan naman yung last natin na card. So meron siyang green, ibig sabihin yan ay uncommon or rare. So i-unpack ko pa po itong ibang mga packs dito at titignan nga natin kung ano po yung makukuha natin sa loob. At wala nga ako masyado nakuha ng mga gandang mga items. So nakikita nyo dito guys, lumiit na yung value, no? Yung overall value natin dito naman sa Train of Century. So I think after ko maipakita itong gameplay guys ay ipapag-giveaway ko na lang, you know? Ito namang mga NFTs natin dito para matry nyo rin naman yung game. Siguro sa dalawang winners na. Pero bago tayo pumunta sa game guys, ipakita ko lang po sa inyo kung paano ba umiikot dito naman sa Train of Century. So dito nakalagay po na dalawang entry po meron tayo. Meron tayong player at yun nga po yung ginawa natin. Nag-unpack tayo ng mga train packs pero meron din namang station owner. So dalawang type po ito, no? Station owner, mas mataas nga po na entry or mas mahal. Ang next naman guys, player naman, ay yun naman yung mas mababang entry cost dito sa game. So titignan natin guys, meron dito, ito po yung mga packs, no? Ito po yung mga player type na entry naman dito. Mababa nga lang. Makikita natin guys, meron ditong passenger car kasi nga po ay pwede tayong magsakay din ng mga passenger. Hindi lang po puro mga commodity ang pwede nating isakay, no? Pati po yung mga tao pwede nating i-travel from station to station. So depende yun sa makukuha mo mga NFT. Ngayon putahan natin yung isang entry cost, ito namang station. So itong station guys, mas mahal nga po ito, no? Ang common station is nasa
around $300. Pero kung station pack naman ang kinuha natin, nasa around $1,200 naman. Pero dito guys, pwede ka magkaroon ng chance na makuha nga ng magandang rarity na station. So balik tayo dito sa game, station owner nga. So dito po mga galing to mga players guys, kasi nga from station to station, doon tayo magdi-deliver ng mga commodity, ng mga passengers. So galing sa player, ayan po, consumables, upgrades. So pwede nating i-upgrade yung mga train natin at ganoon din pati station, pwede din nating i-upgrade. So mayroong burning yan dito, no? So balik po yan dito sa fund ng game. Tapos yun nga, pag nagdi-deliver na tayo o yung term nga nila dito, rail runs naman, dyan naman natin makakuha yung reward at ang percentage nga ng reward, syempre mapupunta din naman sa station. At yung station din, meron din po yung staking reward. So ownership reward po ng station. So kung maraming trend guys ang dumadaan dyan sa station na yan, meron po yung porsyento dito naman sa kinikita ng lahat ng mga locomotive ng mga operators. So yan po yung mas mababang entry. Pero kung kaya nyo naman, di ba, why not na mag-station owner din. So mas passive income naman yung pagiging station owner. So try na agad natin laruin guys. Dito naman sa taas, meron tayong play button. At ito nga, Train of Century. Yan po, log in lang tayo ha. At ang cute nga po ng animation dito sa likod guys. Oh. So log in lang tayo using Wax Wallet natin. Tapos meron tayong terms dito. Siyempre, agree lang natin para makapasok na tayo. Accept natin to. Tapos dito, maglalagay naman tayo ng pangalan natin. It's time to choose a name for your first train. So lagay natin dito SSG1. So yan, may animation guys sa pagpasok natin at maganda nga yung presentation itong game na to, no? At dun pa lang sa login, napapansin ko na medyo smooth yung paggagawa ng game. At dito nga sa intro nila guys, pinapakita talaga nila na meron itong time travel element. Yung mga train natin pwede mag-travel sa iba-ibang klaseng mga time, sa iba-ibang klaseng mga centuries para mag-deliver nga ng iba-ibang klaseng mga commodities. Yan, nakapasok na tayo dito sa game, Modern Century. So sabi ko nga sa inyo, para talagang board game ang dating, you know? At medyo nagustuhan ko na kaagad yung approach naman nila dito sa game. Kung makikita nyo guys, ay pwede po akong mag-hover, no? Pwede akong mag-floor dito naman sa map nila. Tapos pagka zoom out natin guys, using naman yung mouse wheel natin, ay very smooth nga itong game. Pwede natin i-zoom out kung saan natin gusto mag-start. So zoom in lang tayo konti, titignan natin. Mayroon dito nakalagay guys, Triumph Station. So iba-iba yung mga starting point natin dito. Pero pwede nating ikutin yung mapa actually. Depende kung saan po natin ipapadaan yung mga trend natin. So meron ditong dot guys, dyan tayo pwede mag-start. Dito naman sa baba, kung mapapansin nyo, meron ding dot, no, na kulay naman dilaw. So zoom in natin dito sa baba bago natin puntahan yung nasa taas. So meron nga dito nakalagay Choo-choo Draw. Yan, James Park Choo-choo Draw. So pagka-clinic natin yan, ito naman yung parang casino type naman nila na gameplay. So pwede ka dito mag-bet ng token nila. Yung token naman nila guys, ang tawag naman, ito namang Tokium na to. So yan po yung pera dito sa game, no? Pwede nga natin yan bilhin doon naman sa Alcor. So tayo guys, wala pa tayong Tokium. Pero kung gusto nyo yung ganitong gameplay, pwede kayo dito mag-draw gamit nga po yung mga Tokium na yan at pwede kayo makakuha na iba-ibang klaseng mga prize. At medyo maganda nga po yung mga rarity ng nakikita natin dito. So isa po ito sa pwede nyong gawin dito naman sa Choo-choo Draw. Ngayon guys, balik lang tayo dito sa pinaka-gameplay natin at yun nga, punta tayo dito sa taas. Dito tayo pinupoint out ng dot na yan. So meron tayo dito, ito namang una nating station at Triumph Station nga. So random tayo pwede mag-start, no? Kahit saan dito sa game ay meron tayong iba-ibang mga starting point every player. So nakalagay po kasi dito, nandito naman yung train natin. Yan po, SSG1. So yan po yung unang train natin guys. Click lang po natin ito. Pero makikita natin, iba po yung owner nitong station na to. So hindi sa atin yan, no? Itong train lang po yung sa atin. So dito sa baba, ay pwede nating i-edit itong train. Para mag-customize nga tayo guys, edit train lang po natin. Dito natin ilalagay yung mga nakuha nating NFT kanina. So umpisa tayo sa conductor. So dito sa conductor guys, syempre ilalagay ko na, no? Yung pinakamataas na rarity at meron nga po itong lock. Ito po yung isa sa nakuha ko. So parang epic nga po ito. So dahil yan po yung pinakamataas natin guys, lagay lang po natin, no? Select lang. Tapos check lang natin dito sa baba. Next naman natin, ito namang locomotive o yung pinaka-trend naman natin. Wala akong nakuhang epic, puro rare lang po ito. At meron lang tayong pinakamahabang travel distance. Ito pong number 4. So yan po yung ilalagay natin. At meron naman siyang 2 gears. So okay lang kasi yung conductor naman natin ay 3 gears naman. So pwede niya itong i-operate. So check lang din natin. Next naman natin, ito namang railcars. Railcars yung pinaka pwede nating lagyan, di ba, ng mga commodity. So para sa commodity natin, wala tayong ibang commodity. Itong dalawa lang na to, itong dalawang icon na to. So kahit alin dito, pwede natin piliin kasi pare-pares lang naman yan. So equip na natin to at pwede na nga natin i-check. At andito naman lahat ng stats ng trend mo, di ba? Yan po yung pwede mong ilagay. So check lang po natin to, tapos approve natin. So mamemerge na yan lahat, no? So isang trend na nga yan. So kung okay na tayo sa trend natin, ay dito naman tayo sa loading station kasi magsasakay na nga po tayo nito namang mga types ng commodity kung anong available ang pwede natin isakay dito naman sa rail car natin. So pasok tayo dito sa loading dock at yan, meron tayong rail dito. So piliin lang natin yung rail na yan at maglalapag lang tayo, no? So dito pwede tayo maglagay ng parehas naman na commodity yan, 100-100. So sakto po yan. Meron naman siyang total weight of 56. So check lang natin dito sa baba at kailangan nga natin i-approve. So maloload na po yan.
yan, doon naman sa rail natin. So pagka-chinect natin ulit, ayan po, mayroon na tayong laman at ready to go na nga tayo. So balik lang tayo dito sa station at pwede na nga tayong mamili ng next stop naman natin or yung next nating pupuntahan. Pero bago tayo mag-travel ay dito muna tayo sa marketplace. So dito sa baba, mayroong icon ng marketplace. Pasok lang tayo at dito nga tayo makakabili ng mga fuel gamit naman itong token nila. So kailangan natin bilhin yan dito naman sa Alcor Exchange. Pero katabi niyan guys, pwede naman tayo mag-upgrade din ng mga rail. So every train, yan po, meron tayong SSG1. Pwede tayong maglagay ng maraming mga car. Hanggang 8 car nga yung pwede nating upgrade. Kaso mayroon po yung cost, no? Kagaya po nito 10,000. So pwede rin tayong mag-try guys na mag-upgrade, no? At yun nga, habang nag-upgrade ka, ay tumataas naman yung cost of upgrading. So dito naman sa isang tab, ay pwede ka naman dito mag-composition. Ibig sabihin, pwede ka mag-craft dito or pwede ka mag-upgrade ng mga ibang mga NFTs. Mas malakas nga ng mga train, di ba? So try natin na kung rari ilalagay natin dito. Pwede nating i-upgrade yan galing sa iron papuntang steel. At yun nga guys, madadagdagan yan. Pero kailangan natin magbayad nitong token nila. So try natin ha. So kunwari itong naka-equip, yan po nakalagay o, equip on SSG1. So ito naman yung upgrade cost niya. So pwede nating upgrade yan, pwede tayong bumili ng mga token nila. Next naman natin, ito namang unlock train. Ito namang unlock train, pwede tayong mag-unlock ng isa pang train. You know? Kunwari nagamit na natin itong SSG1. At kung gusto pa nga natin gumawa pa ng another run, ay kailangan natin mag-unlock ng another train. So pwede ka dito magkaroon ng dalawang train pag na-unlock nga natin itong pangalawa. So andito tayo sa Alcor Exchange. At type lang natin dito TOC or yung Train of Century na token nga nila. So ito po yung price ngayon. So click lang po natin yan. So bili lang tayo ng around 30,000 naman. Yan, buy lang natin. So balik lang tayo dito sa game guys. So bili lang tayo ng fuel kasi nga naka-diesel tayo. So bili lang tayo ng around 1,000 siguro na fuel. Purchase natin yan. So yan guys, nakabili na tayo ng diesel. Dito naman tayo sa upgrade. Mag-upgrade tayo ng isa pang rail para naman sa SSG1 locomotive natin. So cost po niyan is 10,000. So accept lang po natin. Ayan, dalawa na yung car natin. At yun nga sabi ko, diba, habang nag-upgrade tayo, tumataas naman yung cost. So next cost naman natin para makapag-upgrade or para magdagdag ng car is 15,000 na po na token nila. So check natin guys kung pwede na ba yung locomotive natin, kung kaya naman niya dalawang car. So check lang natin ulit yung trend natin guys ha. Edit lang natin. At yun nga guys, pwede na tayong maglagay ng dalawang car. So may mili ako ng dalawa. So yan, dalawa na yung car natin. So loading dock po tayo ulit. So ito guys, ang isa puno na, yung isa wala pang laman. At maglalagay tayo ng another commodity. So makikita nyo 100 na nakalagay. At check lang natin ulit. Another check. So another approval naman sa wallet. So ngayon na all set na tayo. Kompleto na yung trend natin. Meron na tayong dalawang car. Meron na tayong mga commodity na nakasakay. So next stop lang po tayo. Tapos may mili na tayo kung saan natin pwedeng i-deliver yung mga commodity na yan. So makikita nyo dito yung distance naman, yung fuel na kailangan natin, yung oras para makarating dyan sa mga location na yan. Ngayon mukhang kaya naman nating abutin lahat yan, eh, no? Kasi nga 40 yung distance natin at magiging red nga po yan guys kung hindi natin kayang puntahan yung layo na yan. Kunwari ganito kalayo ay hindi natin kayang puntahan, magkakaroon ng red dyan. Pero dito po ay kaya naman natin puntahan lahat. Yun nga lang, may mili lang tayo or hahanapin lang natin kung saan mas mahal yung mga commodity na dadalhin natin. Ito mas mataas, ocean landing na station. Check naman natin tong last station, 190. Dito ang pinakamataas guys, itong destination na to. Tapos malapit lang siya, 1 hour nga lang po yung hihintayin natin. So pwede na po natin i-dispatch yung train naman natin papunta dito sa station na to. Pero yun nga sabi ko, diba, pwede kayong makatipid sa oras, pwede kayong makatipid sa fuel. Mas mahaba yung train mo, mas malaki yung earning. Kaya nga lang, kailangan mo ng mas malakas na train. So depende pa rin sa power ng locomotive mo, eh, no? So dispatch lang natin guys, click lang natin approve. So okay na yung train natin guys, no? Naglalakbay na siya, nagta-travel na siya papunta naman dito sa station na to. At ito naman yung owner ng station, yan po nakalagay, si Magus Opus. So parang maganda din dito guys, no, na magkaroon ka dito ng station. Yun nga lang, mas mataas yung entry na kailangan mo. Ngayon para makita naman yung mga train natin, at dito tayo sa parang realest na icon na to. Andito po yung lahat kung saan na siya, di ba, yung mga status ng trains natin, yung mga history ng mga travel natin, andito under ng history. So mo-monitor mo at pwede kang magkaroon ng marami pang mga trains. Ngayon guys, wait lang po natin makarating dito naman sa Canyon Landing at re-record ko nga po ulit pagka kiniklaim na natin yung reward natin para mapakita po sa inyo kung anong reward yung makukuha natin dito sa first train. So ito na guys, dumating na yung train. So pwede na nating i-claim, no? After mahigit isang oras nga guys, eh, pwede na nating i-claim. Nakalagay na po claim. So click lang natin tong station na to at i-claim na natin to. So nice work daw railroader. SSG1 has arrived at Canyon Loading. So okay lang natin. Tapos syempre check natin kung magkano ang kinita natin guys doon naman sa token nila. So yun pa rin yung token na yun. Nagkaroon tayo ng 229 na Train of Century token or itong ang TOC sa 1 hour na yun. Tapos meron tayong ginastos na 45 na fuel. So claim lang natin to, tapos kwentahin naman natin kung magkano yung ginastos nating fuel sa wax naman. So check lang natin guys ha, dito naman tayo sa marketplace, tapos titignan natin kung magkano ang equivalent niyan sa token nila. Yan namang 45 na fuel. So check natin ha kung mayroon tayong kunwari 50 na lang na fuel, diba? Ang gastos natin dyan is 10
lang po. So ibig sabihin, ang ma-minus natin dito guys ay 10 lang. So meron tayong income doon naman sa travel na yon na around 210 na lang po, no? I-round off na natin. Ano yung 210 na yun guys? Pag chinek naman natin, 210 nasa around 0.2 wax lang. Sa peso naman guys, nasa around 2 pesos and 62 cents nga lang po yan, no? So ibig sabihin, ganyan lang kalit yung nakukuha natin every hour dito naman sa entry cost na maliit lang din naman yung entry cost. And 1 hour nga po yung biyahe na yan. At syempre, meron tayong iba-ibang biyahe dito. Meron tayong 2 hours kagaya nito. 2 hours, meron tayong 3 hours, meron tayong 1 hour. So depende sa iyo kung gaano katagal ang biyahe or gaano kalayo yung pupuntahan ng tren mo. Pero sa fuel naman, sobrang liit lang din, no? At ang kagandahan dito guys, walang gas. So ibig sabihin, pagka nilaro mo yan ng around, so sabihin natin ma-maximize mo yung isang araw, wag na nating sabihin 24, sabihin na natin 22 na lang. At i-times nga natin yan sa 2.6. So meron tayo nasa around guys, 57 pesos naman a day sa isang tren natin, gamit nga yung mga ginawa nating upgrades, diba? Pero konti lang naman yun. Nasa around $10 lang po yung ginastos natin dito sa token natin. Meron pa tayong 19,000 na token na pang upgrade, diba? So kulang-kulang guys, ang nakikita ko ditong estimated cost sa pag-entry, no? Ito nga mababang entry sa isang trend is nasa around $50, ay good to go ka na nun. So yung $50 na yun guys, 2,500 yan, no? Sa peso. So kunwari nilang guys, 55 na lang a day. Dun nga sa ginastos mo na 2,500. Pagka dinivide mo naman yung 2,500 na yan, dito naman sa kunwari, 55 na lang natin i-divide. Meron ka nasa around 45 days. So pwede ka dito mag-ROI guys, sabihin na natin ng 30 to 60 days. Kaya po ganyan kalaki yung agwat na nilagay natin. Kasi po very volatile din po yung market dito nga sa Alcor. At syempre yung token, hindi natin alam, no? Kung tataas, babagsak yan. At ganoon pa rin guys, hindi natin pwede maging basehan to. Kasi nga iba-ibang strategy ang pwede natin gawin. At yun nga, kung ang mabunot mo ay magandang card, kunwari legendary, kunwari epic, ay mas maganda yung earning nun kaysa sa mga nabunot nating rare lang, diba? Or uncommon yun. So depende pa rin sa maraming bagay ang magiging ROI mo dito. Kaya na po mismo mag-compute about dyan bago nga kayo pumasok dito sa project. Pero balikan lang natin konti yung trend nga natin. Andito na nga sa Canyon Station or Canyon Landing, galing nga dito sa Triumph Station. Ngayon guys, check lang natin ulit ha. Next stop naman natin, kunwari click natin dito. Kung hindi nyo napapansin guys, mayroong kaibahan dito, no? Pagka bumalik nga tayo dito, nakalagay po dito 2x fuel. Bakit po? Kasi backtracking ang ginawa natin. Ibig sabihin guys, ay parang paatras yung trend natin, kumbaga. So 2 times yung fuel natin. So ang gagawin natin diyang strategy ay hindi tayo babalik dito. Kung gusto natin bumalik dyan ay pwede tayong bumalik, pero kailangan natin ikutin tong ibang station. Huwag natin balikan yung mga iniwan na natin na station. Yan, nakahugot pa nga. Proceed naman tayo doon naman sa ibang mga station, or kung gusto mo naman bumalik dyan, pwede ka namang umikot sa ibang station. Pero ganun nga guys, ay kahit anong station naman pwede natin puntahan, diba? Kasi nga po, mayroon naman yung mga commodity na wala yung iba, diba? Pero at this point, kunwari andito tayo, no? Kailangan mo ring aralin kung saan papunta yung relist. Kasi pagdating dito, dalawa na lang yung option natin. So magiging problema yun, kung wala tayong commodity na kailangan ibenta dyan naman sa station na yun. So bago kayo mag-jump sa isang station, tignan nyo muna yung station na yun, na after nyo maka-jump dyan, kung saan yung possible na pwede kayong magbenta ulit ng commodity na meron kayo. Ngayon, kung wala kayong commodity na yun guys, ay pwede naman kayong bumili doon naman sa Atomic Hub ng mga NFT na commodities. At yun nga guys, hindi lang po mga commodity, no? Pati po mga vehicle pwede nating ibenta, pati po mga passenger, pwede tayong magsakay ng mga passenger. Pero kailangan po natin ng iba-ibang klaseng rail car para naman sa iba-ibang klaseng isasakay natin dito naman sa tren. So more or less guys, yan lang po yung gameplay nito, no? At very exciting nga kasi nga pwede ka makarating sa malayong lugar, oh, at very smooth guys ha. Ngayon lang ako naka-experience sa wax na ganito ka-smooth, oh, yung pag-zoom, pag-zoom out. Ngayon guys, aside naman dyan, dito naman sa gameplay na ganito, mayroon pa sila mga quest, at yung iba nga ay mga hidden quest na kailangan nating i-explore dito sa games. So pagka-clinic natin tong malaking button dito sa baba guys, lalabas naman yung mga quest nila dito. Meron silang story, at kung makikita nga natin, meron silang mga encounter. So yung mga encounter na yan guys, kung na-achieve natin yan, magkakaroon tayo ng progress dito naman sa story nila. Kunwari encounter A, encounter B, encounter C, makakuha tayo ng mga NFT dyan pag natapos natin yan, no? Yan po yung mga quest dito. So kunwari 50 yung distance, hindi natin naabot kasi 12 lang yata yung distance natin kanina. Next naman 105 at 3000. Tapos magkakaroon yan ng mga NFT rewards. So para naman sa reward guys, andito po yan sa website nila, sa homepage nga. Nakalagay po dito yung mga encounters. Meron tayong asset encounters. Meron tayong story encounters. Ito po, story encounters yan. At meron yan sila pang ibang mga event dito na pwede nating salihan. Kagaya nga po nitong golden runs. Itong mga golden runs guys, isa po ito sa hidden quest nila. Na ma-achieve natin yung quest na yan pag nahulaan natin yung tamang combination ng locomotive, ng railcar, commodity, nandun nga sa secret combination nila. So sila po yung naglagay niyan. May mga combination yan, kunwari, anong locomotive, di ba? Anong klaseng NFT? Anong klaseng railcar? Anong klaseng commodity yung nilalagay natin dyan? Tapos kung merong nakahula dun sa isa na yon, ay magkakaroon naman
naman siya ng one of one na NFT. So very valuable tong NFT na to. Extraordinary nga daw po yung utility ng NFT na to. Pero yun nga guys, ay secret quest siya. Hindi natin basta-basta malaman. Pero pag natsambahan natin na tama yung combination natin dyan, ay very rewarding din naman. Ngayon guys, meron po yung mga clue eh, no? Dito naman sa white paper nila, yung iba nakalagay sa story nila, yung iba nakalagay dun sa backstory nila. Kunwari guys, dito naman sa Discord nila, andito po yung ilang mga clue eh, no? Dito sa announcement, nakalagay po. Kunwari ito, first clue, Mac Golden Run. So pagka-clinic natin to, ayan po nakalagay, the rail car is the same rarity as the locomotive. So yan po yung mga ilang clue dito, second clue naman natin. At meron pang mga ibang encounters, kagaya nga nitong asset encounters, na magkakaroon nga ng mga NPC, di ba? Pwede tayong maka-encounter ng mga random na mga NPC na pwedeng mamigay sa atin ng mga items. Kunwari pag naglalakbay tayo sa ganitong mga station, paminsan-minsan meron tayong makakasalubong ng mga NPC na pwede natin kausapin. Tapos nagbibigay din ng bonus guys yung mga conductors natin na mayroong high luck na perk. Ibig sabihin pag luck yung perk ng nakuha nating conductor, mataas yung chance natin na ma-encounter nga natin itong mga asset encounter at namimigay nga po ito ng mga NFTs. Meron tayo dito guys na Thomas Rewards Passenger NFT. Ito naman Reward Century Train Parts. So tatlong NFT ang meron dito sa ngayon, pero yun nga, madadagdagan pa daw yan. So yun po yung mga iba-ibang klaseng mga gameplay dito guys, at meron pa tayong pwedeng ma-explore dito sa game. Meron pa mga expansion silang iniisip at medyo malaki nga po yung iniisip nila. About naman dito, meron pa nga time travel na yan po yung pwede nating i-try kung magkakaroon pa tayo ng next video about naman dito sa game. Pero sa ngayon guys, yan po yung Train of Century, yun po yung gameplay niya. At yun nga, medyo matagal na rin po itong game, you know? Yung unang sale nga nila guys, nasa around June 2021 pa daw. Tapos nagkaroon na rin sila ng staking hanggang September. Tapos nung November guys, ay nag-start na nga po yung beta nila. Pero ako po, ngayon ko lang po nasishare sa inyo, ito naman Train of Century. Ang team naman nito guys, 7-person team nga daw sila, you know? At yung iba naman guys, ay kilala naman dito na talaga sa Wax. Nakikita ko na po itong ibang member nila at fully docs naman itong team ng Train of Century. So kayo na po bahala tumingin guys sa ibang mga bagay about naman dito sa Train of Century. Ito lang po, ay binibigyan ko lang po kayo ng mga guide, binibigyan ko lang po kayo ng mga information para naman ay pandagdag information din sa inyo sa mga nagbabalak or tumitingin nga nitong project, at baka pwede nyo i-consider dito naman sa mga Wax blockchain games natin. At syempre, papamigay natin yung mga NFT na nakuha natin, at join po kayo sa Discord natin. Join din kayo dito naman sa Discord ng Train of Century, at lahat naman ng link ng mga socials na yan guys ay nasa description sa baba. Sana po ay nag-enjoy kayo sa video na to. Sana po ay nabigyan kayo ng mga enough information para po ay nakatulong sa pag-decide ninyo kung kinoconsider niyo ba itong project o hindi. At syempre, huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi naman kayong updated sa usapang Wax Play and Earn Games. Pakilike na rin po at share itong video. Yan lang po muna sa ngayon. See ya guys!